So welcome sa channel ko, nga po ulit si Aldrin Peña ng Dream Media Production, at nagbabalik na naman ako para medyo magbulo ng konti. Yan. At maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa akin at nagtitiwala pa. The best kayo mga master. At dahil wala kayo, wala nanonood sa akin yun. Siyempre. At siguro wala na masyad pag-uusapan, at ang ituturo ko naman ngayon ay kung bakit tayo nagpa-partition sa computer or laptop natin. Bakit nga ba kailangan natin gawin yun? Kadalasan kasi sa atin, naririnig natin yan, yung partition na yan sa mga kaibigan natin. Minsan sasabihin sa'yo na teacher mo na o prof mo na, o kailangan nyo mag-partition ng PC kasi kailangan, kasi ganyan-ganyan. Pero hindi nyo naman alam kung para saan talaga yon. So wala na tayong pag-uusapan na malalalim. Ang sasabihin ko na lang ngayon ay kung ano nga ba yung mga benefits ng pagpa-partition. Una sa lahat, kaya tayo nagpa-partition ay para, ito na talaga yon, para bumilis na din yung laptop or PC natin. Bakit? Paano nangyayari yan? So, ganito yan. So, ang processor kasi natin, siya talaga yung kumukontrol ng buong PC natin. Kumbaga, siya yung pinakautak. Siya yung nagbibigay ng mga info sa atin. So, sa pamamagitan ng RAM, mas pinapabilis pa niya to dahil sila yung nag-handle. So, ganito yan. Ang processor natin, lagi yung naghahanap ng mga file, kung ano yung mga ipaprocess niya. So, lahat ng mga application natin, kung mapapansin nyo, meron tayong laging drive C at meron tayong laging drive D na nakikita sa mga ibang PC na nagtataka ka kung bakit sa'yo wala. So, kung ganito yan. Ang default ng PC, kapag finormat siya na hindi nakapartition, ay drive C. Kumbaga sa drive C, nandun lahat ng mga file na naka-install, lahat na na-download mo, lahat ng mga music at iba-iba pang mga file nandun yan. So isipin mo, nandun lang sila sa isang lalagyan, tapos ang processor mo, hahanapin niya pa doon sa drive C kung ano yung iraran niya na application, kung ano yung mga iraran niya ng mga file. So ako kasing ginagawa ko mga master, ang drive C, doon ko lang nilalagay yung mga application at yung buong Windows ko, doon lang nakalagay. At ang drive D naman ko, kung ano pa yan, drive D, drive E, doon ko naman nilalagay yung mga file ko like music, videos, at mga personal na mga documents ko. Ano yung dahilan? Para kapag nag-run ka ng application, ang processor natin ay maghahanap siya sa drive C. Hindi na siya hahanap sa iba dahil alam niya na doon na yung application mo. So kung hahanapin naman niya ay mga file, automatic makikita niya din sa drive D yung mga file mo. So hindi na siya ganun nahihirapan. So kahit naman sino, kapag nasa isang lalagyan lang sila, isipin mo yung mga gamit, kumbaga yung mga ball pen, papel, lapis, ilalagay mo lang sila sa isang lalagyan, so parang ang gulo. Ganun din yung processor. Kung maghanap pa siya ng mga iba-ibang mga file sa isang lalagyan lang, sobrang natatagalan siya. So ganun yung logic niya. So based lang to sa na-experience ko sa pagpa-format ko sa paggamit ko ng PC. Dati, kala ko din ganun, hindi ako nagpa-partition, pero nung nag-umpisa na nalaman ko na ganun din yung mga nangyayari, ang ginawa ko ay nagpa-partition na din ako. At ito pa mga master, kapag mag-install kayo ng application, kung mapapansin nyo minsan meron tayong directory, o tatanungin ka niya muna kung saan mo ilalagay, sa drive C ba, o sa drive D, o kung ano pa yung directory na ginawa mo. Dahil yun yung sinasabi ko kanina, kapag nilagay mo yung application na yun sa drive C, kasi minsan sa mga pag-install natin, naka-fix lang sila o naka-default sila sa drive C. Kapag nag-install ka ng application, automatic yan ang save sa drive C. So wala ka ng problema doon. So kapag nagda-download ka na naman ng mga music, ng mga movies, automatic din na nada-download yun sa drive C. Depende na lang kung gagawa ka ng default na directory kung saan mapunta, or path, yung tinatawag nating path, kung saan path yung file mapupunta. Kasi sa Google, sa mga browser natin, pwede mo naman siya ilagay. Kung kapag nag-download ka, automatic na siyang mapupunta sa drive D na ginawa mo, yun nga yung backup mo, at hindi na siya mapupunta sa drive C. So hindi na natatambakan o hindi na napupuno yung drive C mo dahil yung directory or path ng mismong download sa browser mo, napupunta na siya sa drive D. So napaka-importante talaga mga master na separate ng mga file or ng drive natin sa PC. So lagi din natin chine-check kung meron pa tayong available na storage para sa mga file natin. So kapag meron kang alam na kulang, bilhin na lang tayo ng hard disk or hard drive. Lalagay ko dito sa description yung enclosure na nabili ko. So napaka-importante na enclosure para hindi kayo mahirapan sa pagbabaka. Dahil pwede mong alisin yung hard drive
or pwede siyang removable. Nabibili lang sa Lazada sa halagang 300 pesos. Alam mo, 300 pesos lang yun. Kung hindi mo naman din alam kung paano umorder sa Lazada, lalagay ko dito sa description kung paano tayo nakakabili. At kung gusto mo sa Shopee ka bumili, lalagay ko din sa description. At para madagdagan din yung knowledge natin about sa hard drive, click nyo dito sa description kung ano yung pagkakaiba ng HDD at SSD. So, magkaiba yan. So, meron akong tutorial dito sa baba. Ay, hindi naman siya tutorial, reviews na kung sino yung mas pinakamabilis sa kanila na pwede gamitin. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. At lahat na nilagay ko dito sa description, sigurado makakatulong sa inyo yan. At siguro wala nang iba pag-usapan. Hanggang dito na lang muna yung video na to, mga master. At salamat sa mga nagsusubscribe sa akin at nagtitiwala. Pasensya na hindi na ako nakapag-upload minsan, pero susubukan ko pa din na magbigay ng mga knowledge sa abot ng aking makakaya. Yan. At maraming salamat sa 5,000 subscriber na tayo, mga master. At sana magiging tuloy-tuloy pa ito. Hanggang dito na lang. At maraming salamat. See you sa susunod na vlogs.